first build namin dito, year 2020. Siguro mga August yun eh. Aside kami na yung Wildtrak. So, nag-start lang sa Raptor kit, wheel sets, tapos suspension upgrade, headlights, and taillights. Nanonood-nood lang kami sa YouTube parang ano pa yung magandang gawin sa Wildtrak. Yun kasi ang parang naging bonding namin ng father ko eh. Siguro na-inspire kami sa mga posts sa Facebook and Instagram ng Autobot. After a year, 2021, sa mga napapanood namin sa YouTube, sa mga upgrades, mga new items ng Autobot, yun na, nag-design na kami na ipa-wrap around skid bumpers. Yun, i-upgrade siya ng mga stepboard, mga automatic step, bumper stepboard. Doon na nagsimula na ipangalan yung Wildtrak na Project Father and Son. Since every time na pupunta kayong Wildtrak dito sa Autobot shop, kami ng father ko yung magkasama. Pagka pupunta ako, alam na nila na yung Wildtrak na yun, kami yung dalawa ng father ko ang bawa. Dati pa naman, bata pa lang ako, nahilip na kami ng father ko na mag-continue na kung yung mga sasakyan niya. Linis dyan, linis doon, wala kami idea na pwede pa lang i-upgrade ng suspension. Wala akong idea na gano'n na pwede pa lang i-lift. Ganyan. Nung nakita namin ang Autobot, muna namin punta dito. Doon ako namulat na maganda pala i-set up ang Ford Ranger Wildtrak na itaas. Pero simple lang. With the help of the owners, Sir Charles, Sir Ken, and Sir Randy na makapagpain. Na talagang binagay ko rin ang mga dapat namin ilagay. So parangit pa naman ang dami na nare-rose hindi mo na pinagta. So naging sila para i-gay ko rin. Start lang talaga kung sabihin niya hanggang ito na naging fulfilled. Of course, ang mga bibigyan pa ako sa pato na pagtawin pa ng isang pickup truck. Alam ko naman na maganda i-set up ang mga pickup truck dito sa Philippines. Lalo dito sa Philippines kasi mabaha and more on bundok dito. So sa tingin ko maganda i-set up ang mga pickup truck dito dahil na napapanahon din sa ngayon dahil uso ngayon ang overlanding ng mga out of town. Tsaka siyempre pogi points na yun sa sasakyan. Sa Autobot, dito pa rin kami kung magpapagawa dahil yung team nila, they work as one. Talagang may teamwork sila and yung rig mo, talagang paglabas, talagang it's a masterpiece. Pinapakita kada labas ng rig dito sa shop nila ng Autobot shop na talagang seryoso sila sa ginagawa nila. And they work as one. So yun, yung mga owners sila, Sir Ken, Sir Charles, and Sir Randy, na talagang meron silang passion sa ginagawa nila. Actually, napakatibay talaga ng gawa nila. Siguro, one year na yung build namin, wala kami naging problema kahit isa. Quality ang gawa ng Autobot. Pwede naman, basta hindi lang po good. If ever na makasali kami ng father ko, first time namin na makakasali sa overlanding. You know, hindi ang overlanding naman bilang para papugian yan ng sasakyan or patibayan yan. Kundi to make more friends or brothers na nga. Siyempre, pagka makakasama sa overlanding, marami yan, then masaya yan for sure dahil sa mga nakikita ko sa YouTube nila, talagang nakapag-create sila ng friends. As in, in the long run, naging brothers sila. So strong, naging parang relationship ng bawat isa na nagpapagawa dito sa Autobot.